Doktor na si Richard Mata, may hamon kay First Lady Liza Marcos, matapos ang pahayag nito, na bad shot na sa kanya si VP Sara Duterte. Ayun nga sa kanya, ay isang araw siya sa nakumbinse ng pangalawang pangulo noong panahon ng kampanya, na iboto si BBM sa pagkapangulo. Matatanda ang sa isang panayam ay hayagan ngang sinabi ni Liza Marcos, na masama ang loob niya kay VP Inday, dahil sa pagtawa umano nito, matapos tawaging bangag ni dating Pangulong Duterte si PBBM sa isang rally sa Davao City. Ani Liza Marcos, pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yun? Even Lenny never did that. Dahil nga dito, ay may mabigat na hamon si Dr. Mata kay Liza Marcos, na dapat raw ay mag-public apology raw ito kay VP Inday, sapagkat isa raw siya sa milyon-milyong Pilipino na bumoto kay BBM dahil sa pagkampanya ni VP Inday, at malaking tulong nga umano ito ng pagkapanalo ni BBM bilang presidente. Sabi pa niya, I think the First Lady must express a public apology to the Vice President, in due respect to the millions of us, who only agreed with Sara's request to vote for her husband during the campaign. Maging si dating presidential spokesperson na si Harry Roque, ay may reaksyon din sa mga pahayag ni Liza Marcos laban kay VP Sara. Saad pa niya, kung good si VP Sara kay PBBM, at bad shot naman siya kay Liza Marcos, alam naman natin, na talagang itinatroto siya na bad shot sa administrasyon. Dagdag pa niya, ibig sabihin, ang talagang mananaig sa gobyerno, ay si First Lady Liza Marcos. Yun ang nakababahala. At tingin ko yun ang ipinupunto rin ni Vice President Sara noong sinabi niya, na walang kinalaman yan sa kanyang mandato bilang halal ng taong bayan. Ito nga ang kanyang diretsahang pahayag, matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos, na hindi niya papalitan si VP Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education o DepEd, kahit pinatututsyadahan na ng kanyang may bahay si VP Sara. Wika pa ni PBBM, any of the cabinet secretaries will be replaced, kapag hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Kapag hindi na kaya, kapag nagkasakit, edi papalitan ka namin. Kung hindi talaga marunong, kung kurap, tatanggalin ka talaga namin. Eh hindi naman ganun si Inday eh. Reaksyon nga dito ni Attorney Harry Roque, ay hindi umano siya naniniwala, na 100% na tunay ang kagustuhan ni PBBM na manatili sa pwesto si VP Sara, dahil sa tingin nga niya, ay mukhang hindi pa raw napapanahon ito, dahil mabango pa raw ang vice-presidente sa taong bayan. Giit pa niya. Dahil nga ang nagsabi nga na talagang bad shot si VP Sara ay ang kanyang may bahay na mismo, na alam naman nating napaka-impluensya sa gobyerno. Bakit kaya hindi pa tinutuluyan ni PBBM? Well, of course politiko po si PBBM. Everything at the proper time. Hirit pa niya, hindi ako naniniwala na 100%, genuine ang kagustuhan ni PBBM na manatili si Inday Sara. Alam niya, na eventually kinakailangang tanggalin si Inday Sara sa gabinete pero hindi pa panahon. Nabanggit nga rin ni Roque ang posibleng pagpapatuloy ng impeachment ni VP Sara, pero hindi pa raw ito napapanahon sa ngayon. Ayun nga kay Roque, ay posibleng hindi pa raw sapat ang demolition job kay VP Sara at masyado raw itong mabango pa sa mga tao, kaya hindi muna raw ito gagawin sa ngayon. Binigyang diin nga rin ni Roque, na ito ay isa sa mga posibilidad pa lamang daw na pwedeng gawin ng Administrasyong Marcos. Samantala, nagbigay naman ng komento si Senator Cynthia Villar hinggil sa isyu sa pagitan ni na VP Sara at FL Liza Marcos. Wika pa niya, ako, kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. Hindi na ako makikipag-away, wag na mag-away. Gumawa na lang ng mga projects na makakatulong sa tao, para mahalin ng mga tao lalo yung ating presidente. Dagdag pa niya, siguro nagalit lang si former President Duterte kasi binira ng binira si Sara. Siyempre ang tatay, pag binira yung anak, nagiging defensive diba? I think it's a natural reaction ng isang tatay. Ayun nga kay Villar, ay siguro raw nagalit si dating Pangulong Duterte kasi binira ng binira si Sara ng mga kasangga ni PBBM sa Kongreso. Siyempre raw bilang tatay ay nagiging defensive raw ito, at normal raw na reaksyon ito ng isang ama. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon, maraming salamat po.